umagang ito ay malamig ang panahon. January 11, ngayon, January 11. At na talagang malamig ang panahon ngayon dito sa Quezon. Malakas ang hangin at talagang maginaw. Kaya nakadyake tayo. So ngayon, ngayong umaga, bago tayo mag-umpisa ng trabaho, ikokondisyon ko itong aking mga hand planer. Itong hand planer ko, itong manual planer na binili ko. At saka itong ginawa ko ay aking ikokondisyon muna. Sayan natin ng maganda ang talim. Meron tayong tatlong hand planer dito. Itong una ay itong aking Stanley metal planer. Itong pangalawa, itong handmade ko, DIY ito. Handmade ko na planer na yari sa kahoy. Ang lock nito ay stainless. Pero ang blade nito, mga kaibigan, ay ito ay blue mold. Blue mold ito. Ito naman isa, ay ganun din. Ang handmade rin ito, yari sa hardwood. Ang tawag dito sa kahoy na ito ay dungon. May kabigatan itong kahoy na ito. Magkapareha sila. Pareha sila ng materialis na ginamit. Dungon ang tawag dito. Isang uri ng kahoy na tumutubo sa malapit sa dagat. Ang sabi ng mga nagkukwento sa akin, itong uri ng kahoy, ito yung mga karaniwang ginagamit sa paggawa ng lansa. Kasi ito ay matibay sa tubig. Bukod sa matibay sa tubig, talagang may katigasan ito. Kapag pinakuhaan mo ito, tiyak na mabaluktot yung pako dahil may katigasan nga ang kahoy nito. Pero bukod sa siya ay matigas, makunat siya. Kaya naisip ko na gawin itong housing ng katam o planer. At maganda naman. Itong dalawang planer na to, may masasabi kong may kagandahan ang performance. Talagang napaka-efficient gamitin. Kung papansinin niyo, pantay na pantay itong surface niya, itong ibabaw niya. Itong pinakang patag na lugar. Ito. At pag ginamit mo ito, masasabi kong talagang masisiyahan ka kasi maganda talaga ang talab nito. Bukod pa ron, ang blade nito ay masasabi ko talagang napakagandang klase. Pakita ko sa inyo, mga kaibigan. Ito ang pagtatanggal ng blade ng hand planer na yari sa kahoy. Itong lock niya ay stainless. Pareha siya, stainless. Pero itong blade nito, ay napakagandang klaseng metal. Ito ay yari sa asiro. Ito ay blue mold. Nakuha ko dun sa aking kaibigan at naisip ko na gawing talim ng planer. Napakahusay nito. Bukod sa ito ay talagang matigas. Ayan o, mga kaibigan. Matigas. Napakatibay ng talim ito. Hindi siya madaling pumurol o humina ang talim. Hindi siya madaling mawala yung talim. Kahit na dalawang araw kang hindi magasa nito, kahit gamitin mo ng maghapon, hindi pa siya pumuprol kasi matigas talaga talim niya, maganda. Kasi ito ay dati itong lagari. Ito yung lagari na ginagamit sa malalaking bakal na habang pinaglalagari na ganyan, nakakabit doon sa kanyang housing na bakal din, tuloy-tuloy yung tulo ng tubig para hindi siya mag-iinit. Malaking bakal ang kinakat nito manually. Kaya masasabi kong talagang mawasa ito. Kaya pagka ginamit ito, talagang masisihan ka. Ito. Ngayon, ito namang isa. Ito yung binili ko sa isang mall sa North Edge sa Quezon City. Sa SM North Edge. Sa Ace Hardware. Mga 2 years na ito sa akin. Ito ay
katam na bakal, sabi ng iba ay katambakal. Hand planer na bakal. Ang brand nito ay Stanley. Bailey Stanley. Original ito. Nabili ko ito ng 3,500. Talagang sinadya ko ito dun sa SM North Edge. Kasi noon ko pa gustong bumili nito. Actually, meron akong planer na ganito na may kalumaan na. Nabili ko lang ng 20 pesos doon sa Commonwealth Avenue sa may malapit sa Sandigan Bayan. Doon sa shop namin doon, may shop kami natin ng refrigeration doon. Eh, nakita ko yung isang mag scrap, mamimili ng mga buti bakal. Eh, nakita ko yung kanyang katam na luma. Mga kalawangin-kalawangin na binibenta sa akin. Binili ko, kalawang-kalawangin. Pero nung linisin ko, akalain mo ba, mga kaibigan, na yung planer na yun, ay napakaganda pa pala ng housing. Nga lang tanim niya, dahil lang sa katagalan siguro na naka-stack sa basurahan, eh, nagkaroon ng kalawang. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na ng talim. Ang ginamit ko na blade niya, ay ganito rin. Araw-araw ko rin ginagamit yun, kaya lang wala dito ngayon, nasa bundok doon sa isang project ko. Blue mold din ang ginamit kong talim at nag-improvise ako ng lock niya. At talagang nasihan ako sa paggamit. Ngayon itong Bailey, Bailey din yun eh. Bailey Stanley rin yun eh, original. Made in England, England ang nakalagay doon eh. Ito, alam ko ito, ano, USA ito eh. Ngayon, ito namang isang ito. Ang haba nito ay ito ay Stanley number 5 ito ay. Ang haba nito ay 14 inches. Kaya pag ginamit mo ito, talagang tuwid na tuwid ang nangyari ito. Hangga't ito kumakagat diyan sa kahoy, eh ibig sabihin hindi siya tuwid. Kapag ito ay ginamit mo, pag ginamit mo ito, hangga't kumakagat siya sa kahoy, ibig sabihin hindi pa siya tuwid. Kailangan lang talagang malipis na malipis yung pagkakatunong nito, malipis na malipis. Kasi habang kumakagat siya, ibig sabihin hindi pa plain talaga, hindi pa pantay yung kahoy. Pero pagka ito ay hindi na gaanong tumakalab at sisipin mong ganyan yung kahoy ay tuwid na, masasabi ko na talagang ayos na yung ginagawa. Kasi kapag tulad yan, yan dito, tumasabit pa siya dito, ibig sabihin hindi pa pantay yung kahoy na piniplay mo. Pero pagka ito hindi na gaano sumasabit, mayroon pa konti rito, pag hindi na gaano sumasabit yan, ibig sabihin ay pantay na yung kahoy. Talagang napakaganda ang performance ng katam na ito. Yun yung mga kaibigan, tignan nyo. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Napakaganda gamitin ang katam na ito. Ngayon, ang isa pang nagustuhan ko dito, ay ang kanyang blade. Pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito. Napakaganda ng quality ng kanyang blade ito. Tanggal niya natin itong kahoy. Ano? Busos ang kahoy. Ito, mga kaibigan. Itong blade nito, masasabi ko na napakaganda rin ng quality. Hindi siya gaano matigas, pero napansin ko yung kanyang kunat. Meron kasi mga blade katulad nito, itong sa Blue Mole. Matigas siya at maganda. Pero ito nun, hindi kasing tigas ng Blue Mole, pero makunat siya. Hindi rin siya madaling pumurol. Kaya masabi ko na tamang-tama yung pagkakatimpla ng manufacturer ng gumawa ng blade nito. Original na Stanley blade. Ayan. At
pagka tamang-tama ang yung pagkakatuno, pagkakatimpla ng talim nito, eh talagang masisiha ka sa paggamit nito. Kailangan lang dito, manipis na manipis ang iyong patalab. At sa pag-a-adjust nito, pag i-adjust mo to, para makuha mo yung tamang kapal ng pain ng kanyang blade, iluluwag mo muna itong kanyang lock, itong mga kaibigan. No? Iluluwag mo ito, tapos i-adjust mo. Kaya, bali, apat ang aking hand planer. Manual hand planer. Dalawang bakal, nasa bundok nga lang yung isa. Ano rin yun? Bailey rin yun. Bailey Stanley rin yun. Ito, Bailey Stanley rin ito. Original. May kabigatan to. Ang kagandahan ito. Eh, ginamit mo siya. Ginamit mo. Hindi mo na kailangan idiin siya. Kasi ito, eh, may sarili ng bigat. Kahit one hand lang, isang kamay lang. Ang kagandahan itong planer na ito, kahit isang kamay lang gamit mo rito, hindi mo na kailangan din ito. Hindi mo na kailangan din ganyan. Kasi pag din mo pa, mas mapagod ka pa. Talagang ganyan lang. Ganyan lang eh. Easy lang eh. Ayan. Kumakain talaga siya. Kapag ginamit mo ito, hindi mo na kailangan gaano idiin. Ayan o. Hindi mo kabigyan ng ayan. Kumakain talaga siya o. At makikita mo ang kusot ng kabigyan o. Ayan o. Humahapa talaga siya. Ayan o. Ayan o. Ito yung mga kabigyan o. Ayan o. Talagang maganda siyang tumalab. At siya ka talaga sa pag-amit. Sabi lang nung pinsan ko, nung bumili ako nito, kasi ang gamit niya talaga ay planer na electric planer. Sabi sa akin, mapagod lang daw ako. Pero sa totoo lang mga kaibigan, kung ikaw ay isang biyasang karpintero, isang biyasang woodworker, hindi lang sa electric planer napapaganda ang trabaho. Talagang kailangan mo talaga ng personal touch at magagawa mo lang yung magitan ng hand planer. Manual hand planer. At may kasama pang haplos yan. Pagdaan ng katang na ganyan. Pag hinaplos mo ganyan, makikita mo talaga na pinong-pino siya. Lalo na kung matalim ang blade mo. Magandang pagkakahasa. At isa pang katangian ito, madali ang pag-a-adjust nito. Kailangan lang ng kasanayan sa pag-a-adjust ng blade nito. Kapag ka gusto mong palakihin ang kain niya, ipihitin mo ito, itong adjustment na ito, ng paabanti. Clockwise. Ito, pipihitin mo pa ganun. Ganyan. Kaya lang, bago mo pipihitin nyo, kailangan iluwag mo muna ito kanyang lock. Kasi pag pinihit mo siya nang hindi ito nakaluwag, yung mahirap ang mag-adjust. Eh, kailangan iluwag mo. Ngayon, kung gusto mong bawasan ang kain niya, pabalik naman ito. Pipihitin mo ito pabalik. At sa pagtutuno naman, para makita mo na pantay yung blade niya, pantay magkabila na ganyan, yung kapal dito at saka dito ay parehas, ito naman ang ini-adjust ito, itong mga kabigan. Kapag gusto mong pumunta sa kabila, magpantay siya. Ito lang ang itutuwid mo. Pwede mong itulak itong part na ito, pakaliwa, o kaya ay pakanan. Ganyan, no? Ito, ayan. Ganyan lang pagtutuno nito. Kaya hindi ito mahirap gamitin. Talagang masisiyahan ka. At ito, masabi ko na talagang ito ay pangmatagalang gamit. Kung paano itong wood planer, itong manual wood planer, itong kahoy ang housing, eh nagtatagal ng mas matagal pa ang buhay nito sa tao, eh lalo na itong bakal, mas nagtatagal itong bakal.
Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung performance itong aking hand planer na ginawa. Ito yung kahoy. Sabi ko nga sa inyo, ito yung gawa sa hardwood. Pero ang blade nito ay gawa sa blue mold. Parehas blue mold yan. Oh. Ayan, oh. At parehas stainless yung lock niya. Ginawan ko lang siya ng handle. Handle na parang ganito. Hindi nga lang kasing ganda nitong gawa sa bakal. At actually ano to eh, fiber ito eh, fiber itong handle nito. Ito, ngayon ito kahoy din lang ito, gawa din sa hardwood ito. Ginaya ko lang para mas masarap hawakan, hindi katulad ng mga wood planer na walang handle lang ganito. Mas komportable yung gamitin ito. Papakita ko sa inyo yung performance itong dalawang ito, itong dalawang planer kong ito. Ito ay maganda rin kumain. Okay, no? Gutom na gutom. Gutom na gutom. Ang ganda nga ito, yung mga planer ito, pwede pong gamitin ng patrap kanila. Ayan, no? Ayan, no? Talagang kapag nandang tumalag. Ang sekreto ng magandang cleaner, mga kaibigan, ang sekreto nito ay kailangan pag gagawa ka nitong housing nito, una dapat ito ay pantay na pantay. Walang lubak, walang naka-carb, walang naka-bend. Talagang dapat tuwid na tuwid to. At ito, eskwalado to. Tsaka isa pang sekreto niyan, dapat maliit lang yung butas ito rito, hindi nalabasan ng talim dito. Katulad din itong metal planer, mapansin nyo napakaliit din yung butas nito. Ito, ganun din. Kasi pagka malaki ito, hindi magandang tumalab. Naobserbahan ko yan. Pag maliit naman ito, umapalpal naman yung kusot dito. Eh, kailangan talaga ay pag-aralan nyo mabuti ang tamang paggawa nito. Ito, pakita ko sa inyo itong isa. Testing na natin to. Ito namang isa. Mga gawang Pinoy ito eh. Yung kasi mga gawang Hapon, kadalasan nasa gitna yung butas niya. Minsan nasa huli. Pero depende sa ano yan eh, sa gusto mo eh. At depende rin sa gamit. Yung kadalasan kasi yung sa Hapon nasa gitna o kaya sa huli, kasi madalas silang gumagamit ng planer ng pahila. Talagang masasabi ko na napakahusay din ng mga woodworker ang mga Hapon ay. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan o. Parang nakikidaan lang. Kapansin yung kusot niya o. Mahaba siya. Ayan o. Talagang nakakatuwang gamitin. Ang totoo, hindi ko naman talaga trabaho itong woodworking. Sabi ko nga eh, sa mga nauna ko mga video, eh libangan ko lang ito. Hindi pang commercial. Bagaman mayroong mga iba na gustong magpagawa sa akin at mayroon nang ibang nagpagawa, eh hindi ko ito pang commercial. Panglibangan ko lang, pang sarili, pang pamilya. Pero meron minsan may nagpapagawa, nagbibigay lang ng pang kuryente, pang materialis, konsiderasyon, pero hindi ko talaga hanap buhay. Ang hanap buhay ko talaga ay refrigeration. Ito ay isa sa mga libangan ko. Ang totoo, ako ay 63 years old na. At nasabi ko na kailangan libangin ko ang sarili ko para bagaman na medyo may edad na, eh maging active pa rin. Ayun. Yan yung aking ginagawa. Kaya itong woodworking, isa sa mga libangan ko. Bagaman meron akong ibang mga libangan katulad ng fishing, farming, may bukid din ako. Pero itong carpentry, isa sa mga bagay na isa sa mga gawain na talagang libang na libang ako pag ako'y gumagawa. At malaking tulong sa akin yung mga nakikita ko sa napanood ko sa mga video sa YouTube. Talagang yung mga video sa YouTube, sabi kong malaking tulong at
ito ay nagbibigay sa akin ng mga ano, kaalaman kung paano ko mapapaganda yung aking trabaho. At observer kasi ako eh. Kaya mapapayo ko dun sa iba, eh huwag kayong tumigil. Ang pagkatuto ay hindi sa kabataan lang. Kahit sa mga may edad, basta gusto mo. At yun yung mga ginagawa ko. Ngayon, umpisahan na rin lang natin itong video nito. Pinisin mo rin. Ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ang paghahasa nitong blade ng planer. Tanggalin muna natin itong kanilang blade, ha. Ito. Tanggalin muna natin. Alright, ano yung ginagawa ng mga professional na carpentero. Pagtatanggal ng blade, pinupukpok niya dito. Tama naman yun. Kasi pag pinupukpok mo ito, pag-convincing ng blade, atras siya. Ito. Atras siya. Kaya makakalas mo. Kaya lang, hindi ko ganong ginagawa yun kasi ayaw kong masira yung likuran ng aking planer. Kaya dito ko na lang siya tinatanggal, pinupukpok. Ito naman, ito namang bakal na katam. Angatin mo lang to. Ito. Hilahin mo lang to. Ayan. Pag nahila mo siya, matatanggal mo na siya. Ayan. Ito. Tsaka ito nga pala, itong bakal na planer. Kailangan mo masyadong ilalayo itong ganyang double dito. Malapit lang dito sa pinakang dulo ng blade para maganda yung labas ng kanyang kusot. Pinong-pino. Okay, pakita ko sa inyo yung paghahasa. Ito ang ating hasaan. Ito ay binili ko rin sa isang mall sa Quezon City. Hindi ko nasasabihin yung brand kasi maghahalo-halo tayo. Pero quality naman ito. Medyo matagal ko nang ginagamit ito. Ginawa ko siya ng lagayan para just in case na mabagsak, hindi siya mapuputol. Kasi itong ganitong klase ng asaan, ito ay sabi ko na ito ay malutong. May maraming mga klase ng asaan na hindi quality. Malambot, hindi ba sobrang tigas. Ito tamang-tama lang. Magandang kumain ito ng bakal. Ang kailangan sa pag-asa ng planer, kailangan laging basa itong ating bato nasaan. Laging basa ito. Kaya may lagi tayong may naka-reading tubig sa paghahasa. Ayan. Unahin natin itong sa Stanley metal planer. Kailangan pag maghahasa kayo nito, tiyakin nyo na hindi siya masyadong slanting. Kasi pag masyadong slanting siya, hindi tatama yung blade niya dun sa bato. Kailangan tamang-tama lang yung pagkaka-slanting. Kung halimbawa ay naka 45 siya, kailangan naka 45 din yung tayo ng yung blade. At babasahin mo na itong blade. Ayan o. Ayan ang tamang paraan ng kanila. Ito. Adjust natin ang ating camera. Ito. Kailangan nakadiin yung dalawang daliri mo dito. At hihilahin mo at itutulak ng pabalik-balik siya. Ayan. Sa mga sanay na maghasa, eh hindi mo na kailangang sabihin pa na itumba o itayo kasi alam na nung mga bihasang maghasa ng blade kung ano yung kung ilang degrees yung pagkaka-slanting ng blade ng planer. Ayan. Tagal ko nang ginagawa ito, alam ko na yung tamang slanting. Kasi sa mga baguhan, pwedeng tumba lang o kaya ay sub-sub.
masisira yung talim ng blade. Kailangan tamang-tama lang yung pagkakait ng blade. Ganito lang siya. Ganito lang. Apa, bawat pagkakataon ay kailangan babasain mo. Ang purpose ng pagbabasa ay mayroong dalawang dahilan. Para hindi siya pumalpal dito sa bato. At hindi rin siya mag-iinit kasi pagka nagkaroon ng pressure yan at nag-iinit siya, may posibilidad na mawala yung subo ng bakal. Ito kasi ngayon klase ng blade, may subo ito. Yan. Tamang-tama lang yung pagkakais natin natin. Yan. Okay. Ang katangian nitong blade nito, kahit kapag hinasa mo, madali siyang patalimin. Pero pag ginamit mo, matagal naman siyang kumurol. Kaya nakakatuwa itong blade na ito ng Stanley Planer. Isa sa hinahangaan ko doon sa quality ng bakal. Kasi marami kang mabibili mga blade ng planer na mura nga, pero hindi ka masisiyahan. Ngayon, pagka nakasa mo ng ganon, gagamitin mo itong gilid ng bato para hasain ng konti itong dulo sa kabila, yung kabila ng blade. Ayan, kunti lang para ma-plane mo yung dulo ng blade. Ayan, kaya mapansin mo, nakabigan, oh. Ayan, matalim na yan, oh. Dumidikit na sa daliri, eh. Ayan. Okay na yan. Sunod natin itong para sa wood housing ng planer. Ayan. Oh, pasan yung pang quality doon. Ayan o. Quality. Ayan o. Ayan. Katulad noon, yung pagkakaislanting parehas din. Nakadiin yung dalawang daliri mo rito habang din pistola kung magpapakarik-manik. Ayan. Ito, oh. Kabaliktad na itong sa Stanley. Ito ay medyo may katigasang hasain. Kasi asiro to. Asirado to. At ito, malutong ito. Pag-iingatan nyo itong bumagsak at may posibilidad na ito yung maputol. Kasi ano nga, ito yung blue mold ito eh. Yun yung mga katangian ng blue mold. Matigas, pero ito ay maingat sa dapat. Ito ay malutong. Kung natatandaan nyo yung mga talim ng lagaring bakal nun, yung manual na talim ng lagaring bakal, yung maliliit, pagka naipit lang ng konti, madali na, lagitik lang siya, putol na. Ganon din ito, malaking alang ito, kaya ito hindi madaling maputol, pero dapat pag-ingatan. Matagal itong hasain, pero pag ito ay tumalim na, matagal din maputol. Talagang masasabi ko na quality. Marami mga karpintero na nag-ngangarap na magkaroon ng ganitong bait. Alam ko yon. Kasi nakikita ko ibang karpintero eh. Mga blade nila, yung mga binili lang din sa bangketa eh. O kaya yung mga pinapanday. Yung mga pinapanday, okay din. Pag magaling yung panday, magaling magsubo. At saka nakapili ng magandang bakal. Kaya nga lang, yung quality, yung nyari, pagkagiging plain, katulad ito, lay na plain talaga ito, ay hindi mo makasahan doon sa ganong klase ng mga blade. At yun, mga manual made yun. Malibana lang talaga na matyaga yung panday na pakinisin ng uso at pantay ng uso. Ito, ready-made na ito eh. Inutul-putul ko lang ito ng ilang piraso. Naka-apat na piraso yung isang ganyang kahaba. 22 inches yun eh. Inutul-putul ko siya. Pinag-apat ko. Tama. Ito. Ayan. Okay. Talim na. Sunod natin itong isa. Kailangan talaga nakakondisyon ng ating mga blade para pagtabak natin sa ating mga tamaho ay talagang maganda ang magiging kayarian ng ating tamaho. Okay. Okay.
natin. Okay. So mga kaibigan, napakatalim na nito. Ayan o. Babalik natin to. At umpisa natin ating mga trabaho. Ito, babalik na natin mga kaibigan. Kailangan lang tamang-tama lang yung litaw ng talim niya sa surface ng katam dito. Kailangan labi niya. Kasi pagka masyadong ma-ano siya, masyadong malaki ang talab niya, hindi rin maganda. Kailangan balansihin nyo rin ang gusto yung blade niya. Kailangan pantay na pantay siya pagkabila. Okay, so ito isang ito. Balik natin itong isa. Itong blade niya. Balik natin. Kailangan nakatutok yung kamay niyo dito silalim para hindi sila lagpas. Ayan. Kung kulang pa, pwedeng tupok ng konti. Itong video ito, ginagawa ko lang doon sa mga hindi pa marurunong yung mga maguhan at doon sa mga sanay na kaya na ang bahalang tumira kung tama ba yung ginagawa ko. Ito kailangan lagi nasa kondisyon mga gamit. Ugali ko na pagkatapos at bago gamitin ang tools chinitik ko yun. Kahit yung mga power tools ko. Mapansin nyo, may video rin ako tungkol sa mga power tools ko. At kinukondisyon ko rin talaga yun. Ayan o. Nakatutok din sa ilalim yung kamay mo para tantyado mo kung malaki o maliit yung litaw ng blade. Hindi baling nakapantay lang siya. Pagka naihigpit mo na, saka mo nalang tignan. So, tamang-tama. Ayun, tamang-tama yung litaw niya. Tamang-tama yung litaw niya. Ang kailangan na lang mga kaibigan, kasi medyo mataas ito, i-adjust mo itong nasabi ko sa inyo na pangpantay ng talim. Ito. Pag in-adjust mo ito pa ganon, pakaliwa, ay magpapantay sa inyo. Maaaring hindi mo gaano makita dahil medyo maliit yun. Ayun. Ngayon, pantay na siya magkabila. Yung kapal dito at saka yung kapal dito ay prias na yan. Ayun. Ayun, ayos na. Napakadaling itunong nito. Hindi ka na kailangan magpukpok. Panay yung pihit-pihit lang. Okay mga kaibigan, tapos na tayong trabaho. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo po ay hindi pa connected sa aking channel, mag-subscribe na kayo at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Maraming salamat mga kaibigan. Ito, okay na. Tatlong planer na ginagamit ko. Salamat.